Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for the Lord is my shepherd. Psalm 23 verse 4. Hello, shout out sa lahat ng aking mga katiats na nagsubaybay sa aking channel ngayon dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting pangangatawan and the best of your health right now. Stay away from that COVID. At sa aking mga subscribers in abroad, dyan sa Middle East, California, New Zealand, Australia, sa Korea, Taiwan, at dito sa Indonesia and Malaysia, I wish you're in the best of good health and luck. May God bless you. Alright, at malapit na tayo guys sa aking fifth raffle draw doon sa aking new channel, The Good News Daily. Meron pa itong 200 subscribers sa ngayon. At pagdating ng 250 to 300 subscribers ay magpa-raffle na tayo. Ngayong week lang na ito sigurado. Okay. At para maka-join sa pa-raffle doon sa Good News Daily, just comment and subscribe that channel. Of course, don't forget the Golden Boy Real Guide to Treasures. Of course, subscribe nyo rin ang The Golden Boy Real Guide to Treasures. Yun ang channel ng late father ko na ako na ang namamahala sa ngayon. And no further ado guys, atin ang tatalakayin itong treasure marker na padala ng ating kaibigan. Medyo matagal-tagal na rin ito kasi napaka-busy ko doon sa project namin sa bundok. Tingnan natin kung paano hanapin ang nakabaw na item dito sa markers na ito, the right foot mark. Alright mga katiyats, ito yung pictures na padala ng ating katiyats somewhere else. Of course right here in the Philippines. Ito yung kabuuan ng picture at merong itong sketch map niya ay tamang-tama. Mas maganda ito. Ang footmark ay nakaharap sa north. Ayan, ito. Tama yung aking illustration kanina. So, ang treasure must be in, ito naka-angle siya sa southeast. So, kung ito ang south, mayroon siyang angle na maliit. Sa tingin ko ay 25 degrees. Southeast ang treasure. Ngayon ang distance ay hindi natin alam, yan ang ating i-decode. Okay, at dalawa ang pag-decode nito guys, kasi sa tingin ko yung right foot ay meron siyang dalawang toes, merong nakaganyan na ayan, dalawa kasi yan, kaya ang kung ano ang malaking toe diyan, yun ang ating tingnan. Kung ito ang malaki, ito ang isang direction. Okay, at pwede rin dalawang treasure yan, naka-letter V, ganyan. Pero dahil ay meron siyang butas dito, dot, sumalamang na ang treasure ay papuntang southeast. Ngayon, tingnan natin ang ibang picture, ito. Itong pangalan dito, sa tingin ko, ito ay sinulat ng treasure hunter na nakadaan o dumaan dyan, dekada 80 or 90. Kasi nga po na hindi marunong magsulat ng ganyan. Okay, yan ay sa tingin ko apelyedo or pangalan ng nag-ukit niyan. Okay? Ayan si Lakayon P. Okay. Shout out kay Lakayon. Kung ikay nanood ngayon, well, narito na yung treasure marker na na-discover mo noon. Okay, so kung i-close up natin ito guys, oh, kita niyo mayroon dalawang toes ito tsaka ito. Ngayon, bakit nilagyan niya ng dalawang toes? Pwede lang naman isa, ito lang. Yung parang thumb. Para malikod ka agad natin na nandyan lang pala yung treasure sa harapan. Ngayon ay meron siyang maliit na finger toe. Itong nandito. Ayan. At yan ay nakapoint papunta doon. At itong malaking toe ay papunta dito. So ito ang pangalawang method sa paghanap. Ngunit ang pangalawang method guys ay ang isang method nito na mas maganda ay itong dito. Galing sa footmark papunta dito sa circle. Kasi ang circle yan ang item. At lalo na dito sa unahan ay mayroong heart. At ang heart, ang tulis ng heart ay nakapoint yan sa eksakto dito. Kaya sabi ng heart, tingnan nyo kung saan nakapoint ang aking tulis. At yun ang nilalagyan ng treasure. So itong dot,
itong treasure, itong digging spot. At ito, makukuha natin ang distansya nito kung sukatin natin ng ruler or pulgadira. Kung ilang inches yan, sabihin natin 12 inches ang haba nito. Or sa tingin ko malayo yan. That is around siguro 16 inches. So kung 16 inches, magiging 16 meters ang distance, guys. So 16 meters distance going to, kung ito is going to southeast, 25 or 20 degrees angle. Okay, so gumamit kayo guys ng compass para malocate nyo kung saan yung east. Tapos i-layout nyo ng lubid or straw ang 25 degrees para malocate nyo. At galing sa paa, it can be 16 or 14 meters sa estimate ko. Ngayon ay tingnan natin ang aking illustration sa drawing ko. Napakagandang treasure marker nito. Ito'y right foot treasure marker. Ang kahulugan ng foot, it means volume of treasure in front or near. So meaning to say, hindi diyan mismo sa bato ang treasure pag foot. Kasi ang foot, ang meaning niyan ay hakbang ka pa ng ilang metro. Okay, so ano ba itong mga nandito na kasama niya na marker, na mga legit? Dito, ito sa tingin ko ay heart. Okay, so i-close up natin yan. Kung ano ang itsura ng heart na yan. Okay, close up natin. So siya nga ay heart. Okay, so ang heart na yan ay nakaturo sa pabalik sa foot. So guys, kung nakita nyo ang tulis ng heart, nagaganyan siya, ay ang tulis ay papunta rito. Tingnan nga natin kung saan niya nakapuntirya. Nakaturo siya dito sa, teka, atin ituliitan. Ang tinuturo ng heart guys ay itong isang dot. Ito ang tinuturo niya. Ayan o. Diba, ano ba ang kahulugan ng dot na ito? Ang dot na ito ang nag-symbolize ng buried item. Or yan ang digging hole na nasa, kung eksaktong ano ito guys, tingnan nyo sa inyong compass, kung eksaktong nasa east yan. Example lang, ito kasi yung standard na direksyon ng compass, ganyan. So ito yung north, east, so nasa east, nasa southeast ng treasure. Okay, at meron siyang angle na ilang degrees ba ito guys sa tingin nyo? Sa tingin ko yan ay 25 degrees northeast. Okay, so pupunta ka ng northeast, which is 30 degrees galing sa east papuntang south. Make that southeast pala, south dito. Pupunta ng southeast galing sa east, 25 degrees. Ayan. At ngayon, ang ating hindi alam kung gaano kalayo ito galing sa right foot dito sa marker. Ngayon, ang gawin natin guys ay tingnan natin itong paa ng may-ari ng picture at ilagay natin yan dito. Example, kunin ko yung paa na yan. I-copy-paste ko yan. Okay. So, ito yan. Okay, so example lang to guys ha. Saan na ba yun? Hirap nitong mata natin na medyo malabo. Okay, halimbawa ito guys, ilagay ko dito. Ayan. So medyo mas malaki ang itong footmark. Malaki siya ng kunti. Alright, so sabihin natin na ang paa ng nakatayo na ito ay
may size na 7 inches. Kasi hindi ang kalakihan, or yan ay 8 inches. Ngayon, kung sukatin natin ito ay mas malaki ito na paa. Itong paa dito guys ay mas malaki ito. Kaya sa tingin ko kung 8 inches itong paa ng may-ari ng picture yung nakatayo dyan. Okay, kung ito'y 8 inches itong kanyang paa, ngayon mas malaki ang footmark sa tingin ko. So sabihin natin ito ay 9 inches ang haba. Yan ang una natin na pag-decode sa distance. Okay, so sa tingin ko ay 9. So gawin na natin na 10. So 9 to 10 meters ang distance ng item galing sa paa, kasi 9 inches or 10 inches ang size ng paa na ito. Okay guys, so kumuha kayo ng ruler para mas maganda. Meron akong ruler dito, kaya lang, okay, subukan ko paghanap kung nasaan na yung ruler na yun. Okay, so narito yung ruler ko guys. Tamang-tama. Kung atin i-close up yan, nasa ilang inches na yan. Ganun pa rin, 7 inches ang nilalabasan. Pero hindi kasi accurate ang ratio nitong ruler. Liitan natin ang ruler para mas lalaki yung paa. Okay. Atin yan i-close up muli. So ayan, nagiging 8. Make that 9. 9 inches na, kasi hanggang 8 lang yung ruler ko. Okay, so ngayon alam na natin na ang treasure ay nasa 9 or 10 meters papuntang southeast. So dito siya guys, papunta sa southeast patungo sa yung hole. Ito yung tinuturo kasi ng heart. Sabi ng heart ay merong treasure doon. Tingnan nyo kung saan ako nakapoint. Sabi ng heart. At tinuro niya yung butas. Ang butas na yan ay palagay ko man-made yan. At napakagandang marker yan. Ngayon, ang pangalawang pagtukoy ng distansya guys niyan ay ang layo ng paa. Okay, so ang layo na ngayon ng paa ang ating sukatin. Ang layo ng paa papunta sa butas. Yan ay sukatin niyo muli ng ruler. Ayan guys. So halos dalawang ruler na sa Tantiago kasi 8 inches itong ruler. So kung dalawang ruler yan, ang layo ay nasa 16. Pero sa tingin ko hindi umabot ng 16. Nasa 8 plus 5 lang ito. So pwedeng 14 meters lamang. Sa tingin ko ay 14 or 15 meters. Ang ruler kasi ay halos dublihin siya. So kung 8 times 2, 16. Pero bawasan natin ng kunti. Kasi sa tingin ko ay nasa 14 inches lang ito. So okay guys, alam nyo na na ang layo nito dahil sa meron tayong ruler. Okay. So ang layo ng footmark papunta sa butas ay pagpalagay natin na nasa 14 inches. So 14 inches galing dito sa paa papunta dyan, that is 14 inches, magiging 14 meters yan. So 14 meters going to southeast, 25 degrees. Ang 25 degrees, ito yun, yung angle dito, ayan. Kung sukatin nyo yan sa protractor or compass, makikita nyo that is 25 degrees from east to south. Okay, so dalawa ang distansya natin guys na digging spot
papunta sa southeast. Ang una ay 9 meters or 10. So lagyan natin dito. Ang unang digging spot, so papunta yan dito guys. Ang unang digging spot ay 9 to 10 meters approximately. At kung wala dyan, ang pangalawang digging spot ay 14 or 15 meters. Ganun pa rin na direksyon, 25 degrees southeast. Sa estimate ko yan. Kaya kailangan talaga ng compass. Ang compass ay hindi yan mahal na gadget. At madadala nyo yan sa bulsa at makakatulong yan sa pag-locate ng treasure. Kasi ang mga Hapon, pag nagbaon sila ng treasure, dalawa ang kanilang reference ng direksyon. Pwedeng gamitin nila yung kanilang wristwatch kasi ang relo, parang kumpas din yan. Ang 12 ay north, ang alas 6 ay south, at ang alas 9 ay west, ang alas 3 ay east. Kaya kung hindi relo ang ginagamit nila, malamang ay kumpas. At kung wala sila sa dalawa, walang kumpas, walang relo, ang ginagamit nila na palatandaan or direksyon ay ang sun. Okay, kasi ang sun ay palaging nasa east. Kahit anong mangyari sa mundo, nasa east palagi ang sun. Kaya pag sila ay nagbaon, nakaharap palagi sila sa sun. Ang kanilang digging spot ay nakaharap sa sun. Kaya ang marker nila ay naroon sa likod ng sun, doon sa west. Okay, nakuha niyo ba guys? Example ito, bato. Yan ang marker nila. At kung tatayo sila dito, sa likod ng bato, kung sila ito nakatayo, of course, ang kanilang treasure ay nandito sa may east. At yan sila nakatingin. Ang marker nila ay itong bato. Kaya ganyan lang kasimple. Maraming treasure ang nakuha. Sa papuntang east, at meron din baliktad papuntang west. Yung tinatawag na shadow treasure, yung kung saan tumama yung shadow ay doon magukay. Tinatawag yan na eclipse. Tulad nito, pag tatama dito ang light, ay ating lagyan ng ibang kulay. Example, ito yung sun, at kung tatama ang kanyang sinag sa bato, of course, ay magcast yan ng shadow. Diyan magukay. Pero minsan lang yan nangyari. Karamihan talaga ay sa east ang treasures. Okay, pag yan ay mga small stars lamang. Pero pag tinatawag na Diamasita treasures, ay of course, napakahirap na ng mga decoding doon, ng mga codes. Kasi meron ng giveaway, meron mga decoys, meron booby traps. Ang apat na direksyon ay minsan nilalagay nila hindi sa direksyon ng apat na direksyon, kundi sa kalagitnaan. Example dito, imbis na sa east, ay nilagay nila papunta rito. Kaya nga dito sa example, nasa southeast siya. Hindi natin alam, baka imperial treasure tong lugar na to. Okay, so ang karamihan ng footmark, yan ay ibinaon na treasure ng Korean soldiers. Okay, ngayon guys, ang pangalawang pag-decode ng footmark, papakita ko. Linisin muna natin to. Okay mga ka-TH, at atin muli tingnan ang kanyang sketch map. At kung nakita nyo guys, tama tayo. Itong paa, kung lagyan natin yan ng direksyon, ang itong small hole, ito yung nakapoint dito sa big hole na mayroong 25 degrees southeast. Okay, yan ay 25 degrees southeast sa estimate ko lang. At itong big hole dito, ang meaning niyan ay treasure under. Saan nga ba hanapin bandad yan? Okay, harap lang tayo papuntang east. So meaning to say, sa banda rito maghukay. Okay, at yan ang unang approach natin dyan. Unang decoding. Ngayon ang pangalawa ay pagbasihan natin yung daliri dito, yung toe. Yan ay eksaktong nakapoint papunta rito sa bato na may malaking guhit with line ang rock na ito. At saan nga kaya dyan sa line na yan ang bato? Ngayon ang tingnan dyan ay ang bandang east pa rin. Sa gilid dito, dito mag-test dig
or sa baba mismo nitong line or dito sa umpisa ng line. So tatlo lang yan na paraan sa paghanap dito sa malaking bato na ito. Okay, balik tayo sa footmark. So ito na yung footmark, guys. Kung nakita nyo, mayroon siyang toe at maliit na daliri. Ngayon, dahil sa ang paa na ito ay mayroong sukat na 8 inches, so that will be equals to 8 meters. Ngayon, kung 8 meters ang distance ng bato na mayroong line sa gitna, malamang na yan ang mayroong treasures. Or kaya mayroong dalawang treasure deposit. Ito yung number 1 or ito yung number 2. Okay, so punta lang tayo doon, guys. Kung saan nakaharap, kunin lang ang gitna nitong paa at straight line lang yan kung saan niya nagtuturo. Doon tayo maghukay at facing east tayo. Haharap tayo sa araw. Okay, so tandaan lang kung saan yung east, doon tayo banda maghukay. Alright, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Sana ay makakita na rin kayo ng swerte. Hatid ng Yamashita Treasures noong World War II. May the fortune be with you, God bless you, and don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now!